Packers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol. Sir. Maaari bang iwan mo muna kami sandali? Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan. Kanina nung tinitignan ko ang aking misis, hindi ko nga alam kung mapubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros. At ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mo sabihin, Medyo? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, naroon ka. Sandali lang, Medyo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingon ng kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ang baril mo o hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez eh. Malamang na-disgrasya din ako. Yung pangalaman sa si Gutierrez. Hindi maiwasan, hindi maginala sa yung tao. Teka nga, Major. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Pero kilala kita, Morby. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak-ipis ka. Saka lang kung pinaiipan ang bantaw. Huwag mo masyadong tawaran ang kakayahan ko. At lalong wag mo na akong pasakayin pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Tutal yan na rin lang ang huling maririnig mo. Wow! Sino? Si Rigor. At siya rin ang nagpapatay sa tatay mo. Alam mo, Major, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak-ipis eh. Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra kong magtiwala. Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Morpe. Sa aking hiram na buhay, napaglingkuran ko ang aking pamilya at mga kaibigan. Ngunit di ako nabigyan ng pagkakataon na paglingkuran ang sambayanan. Bagay na labis kong pinanghihinayangan. Sa anumang kadahilanan, Diyos na lamang ang tanging nakakaalam.